Sinabi ng mga scholar, man lam yukaffir al-mushrikin aw syakka fi kufrihim. Sino man daw ang hindi nila ituturing na hindi mananampalataya ang mga hindi Muslim, o sila ay nagdududa sa kanilang kawalang pananampalataya, ang mga tao na ito ay nasa labas na rin ng Islam. Sinabi ng mga scholar, man lam yukaffir al-mushrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum. O kaya ay kinikilala nila na tama ang kanilang pananampalataya. Katulad halimbawa ng mga tao, halimbawa mayroong mga Muslim na naniniwala sila na ang mga Kristiyano ay papasok din sa paraiso. O kaya naniniwala sila na dapat ang mga Kristiyano ay ituring din natin bilang mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga tao na ito ay nasa mapanganib na sitwasyon na sila ay nasa labas na ng pananampalatayang Islam. لأن الله عز وجل كفرهم في آيات كثيرة. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagturing sa mga hindi Muslim na sila ay mga hindi mananampalataya. Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagturing o kaya ay nagpahayag na sila ipapasok sa impyerno. Kaya hindi tayo pwedeng magkakaroon ng sarili nating paniniwala na tataliwas sa ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din si Allah subhanahu wa ta'ala, amara bi adawatihim. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nag-utos pa sa atin na tayo ay lalayo sa mga hindi mananampalataya. Na hindi tayo magkakaroon ng ugnayan sa kanila pagdating sa pananampalataya. Alimbawa, makikiselebrate tayo sa kanila ng Pasko o bagong taon. Hindi pwede. Hindi pwede na babatiin natin sila ng Merry Christmas o Happy Holidays o Happy New Year. Dahil kapag binati natin sila sa Kapaskuhan, para na rin nating pinaniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak na katulad ng sinasabi nila. O pinaniniwalaan natin na si Jesus ay Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi pwedeng mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala tinukoy niya ang mga bagay na ito na hindi mananampalataya ang mga hindi Muslim, li iftira'ihim al-kadhib alay, dahil sa kanilang mga inimbentong kasinungalingan laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang sinasabi ng mga hindi Muslim laban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinasabi nila na si Allah ay nagkaroon ng anak, o si Allah ay nagkatawang tao, o si Allah ay merong iba't ibang persona. Ito lahat ay pawang mga kasinungalingan laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, la yuhkam bi islamil mar hatta yukaffir al mushrikin. Ang isang tao na nagpapakilala siyang Muslim, hindi siya maituturing na totoong Muslim hanggat hindi siya naniniwala na ang mga hindi Muslim ay hindi talaga sila mananampalataya, at kapag namatay sila na hindi sila magmumuslim, sila ay mapupunta sa impyerno. So obligado para sa atin na maniwala na ang mga tao na ito na hindi nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mapupunta sa impyerno. فَإِنْ تَوَقَّفْ فِي ذَلِكَ أُشَّكَّ فِي كُفْرِهِمْ مَعَ تَبَيُّنِهِ فَهُوَ مِثْلُهُمْ. Sino man daw ang nagduda sa pagiging hindi Muslim ng mga hindi mananampalataya, siya ay nagiging katulad nila. Amma man sahaha madhabahum wastahsana mahum alayhi minal kufri fahuwa kafiran bi ijma'il muslimin. Yung mga tao, yung mga Muslim na naniniwala sila na tama ang pagsamba ng mga hindi Muslim, na tama ang pagsamba kay Jesus, tama ang pagsamba kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel, tama ang pagsamba sa elepante, sa baka, kay Buddha, at sa iba't iba pang sinasambaliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kafir, siya ay hindi Muslim, ayon sa napagkasunduan na paniniwala ng mga Muslim. لِأَنَّ الْإِسْلَامُ هُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْهِيدِ وَالْإِنْكِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Dahil ang kahulugan ng Islam, ito ay ang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bisa ng kanyang tauhid
at ang pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya, at ang kawalan natin ng kinalaman sa shirk o sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga gumagawa nito sa mga hindi Muslim. Dapat wala tayong kinalaman sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sino man daw ang magpawalang bisa o hindi maniwala sa mga Diyos-Diyosan at nanampalataya kay Allah, siya ay humawak sa matibay na makakapitan. Ibig sabihin, kapag nag-Muslim ang tao, dapat nananampalataya siya kay Allah, at the same time, hindi siya nananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng nananampalataya ka kay Allah, tapos nananampalataya ka rin sa Diyos-Diyosan. Dapat itatakwil mo ang mga Diyos-Diyosan. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lanfisama laha. Itong kakapitan ng tao na lubid ng pananampalataya, ito ay hindi mapuputol. Wallahu sami'un alim. At si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakarinig at nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanyang mga nilikha.